Hey mga kalaks, welcome to another vlog. In this vlog mga kalaks, I will be sharing with you yung ating Schengen visa application journey. We'll be sharing with you guys yung process, kung paano yung step-by-step process sa pag-a-apply ng Schengen visa, ano yung documents na pin-repair namin, and yung mga fees na binayaran in relation to the Schengen visa application. Ang i-share ko lang sa inyo mga kalaks is my Schengen visa application journey, tourist visa in particular, dahil hindi ko masyadong kabisado or hindi ako masyadong bihasa kung ano pa yung mga ibang yung application o yung proseso sa pag-apply ng mga visas other than this tourist visa na ako mismo yung naka-experience. If this is the first time kalaks that you visited my channel, please do not forget to hit the like button and subscribe ka na rin para ma-update ka every time na may bago tayong video upload sa YouTube channel ko. And syempre, to show some support para mas marami pa tayong makontent na mga videos or vlogs na katulad nito. So this vlog mga kalaks, yung ating Schengen Tourist Visa Application vlog will be divided into 4 sections. First is yung pag-book ng appointment through BFS. Second, yung pa-prepare nyo ng mga documents na kailangan. Ano yung mga documents na kailangan nyo i-prepare? The third one is the submission of the documents or yung mismong araw ng appointment nyo with BFS. The last but not the least na section is yung waiting game, of course, and yung pagkuha nyo ng passport nyo. Hindi nyo alam kung may visa or wala. Relax pala, before we start, syempre isipin mo saan ba ako dapat mag-apply ng Schengen visa, Schengen tourist visa ko, saan ako dapat mag-lodge ng application. So yung mga conditions mga kalaks, una daw dapat i-determine mo kung anong Schengen state ka mag-i-stay ng mas matagal. So let's say sa amin, ang intended territories or countries na gusto namin puntahan are Hungary, Austria, tsaka Czech Republic. So, sa tatlo na to, pinakamatagal kaming mag-i-stay sa Czech Republic. Kaya dito kami sa Czech Republic mag-a-apply ng aming tourist visa. Doon kami nag-lodge ng aming tourist visa application. Or pwede din, condition 2, kung equally divided, let's say, tagpa 5 days kami sa Czech Republic, 5 days sa Austria, 5 days sa Hungary. Kung saan kami unang papasok na bansa, let's say, and the first country na i-visit namin is Vienna, Austria. So, dapat doon kami mag-lodge ng visa application namin. So, yun yung 2 conditions na alam ko sa pag-a-apply para malaman mo kung saan Schengen territory or Schengen country ka na mag-a-apply ng iyong tourist visa. Itong Schengen visa application vlog na to, specific sa kung mag-a-apply ka ng tourist visa sa Czech Republic or na Schengen tourist visa sa via the Czech Republic Embassy sa Philippines. The first step, syempre, sa inyong Schengen visa, Czech Republic tourist visa application journey is pumunta kayo sa website ng BFS Global dahil si BFS Global, siya yung third-party vendor na or third-party company na approved na mag-accept ng lahat ng documents sa lahat ng Schengen visas na i-apply. Correct me if I'm wrong, comment down below kung mali yung aking information na lahat halos ng countries ang under the Schengen territories. Si BFS Global yung accredited na third-party vendor nila na nag-a-accept at nagpa-process ng mga visa applications. So going back mga kalaks, the first step is go to the BFS Global website. Then, akong tinype ko na agad, actually, BFS, dahil nga sa Czech Republic ako mag-a-apply ng tourist visa, I googled it, I type BFS Global Czech Republic Philippines. So pag i-type mo 'yon mga kalaks, lalabas na yung ano, yung BFS Global na website specific for Czech Republic embassy. So you will find almost all the information you need para sa pag-a-apply ng ano ng Czech Republic Schengen visa, Schengen tourist visa dito sa website na ito. Makikita nyo yung apply now, book appointment, etc. Track your application. So kapag alam mo na yung visa na i-apply mo, tulad ko alam ko na tourist visa yung gusto kong applyan na ano, na Schengen visa, click book an appointment kasi kailangan mong mag-book mga kalaks ng appointment bago ka pumunta doon sa BFS Global. Tapos i-direct niya yung website dito sa ano sa screen kung saan. Kung meron ka ng dating account with BFS Global, you just key in your email address and password
Pero kung wala naman, click create an account yata or sign in. Tapos pag kinlik mo yung create an account or I don't have an account, something like that. Kapag i-click mo yan, you will be directed to a new screen na ang kailangan mong i-input, syempre email address, password, tapos mobile number, tapos kailangan kang mag-agree sa terms and conditions ng website. So kapag naka-create ka na ng account mo mga kalax, assuming naka-login ka na sa iyong BFS Global account, magbubook ka na ng appointment, just click book an appointment, tapos i-show niya na yung kung ano yung mga available dates and time ng appointment na open for Czech Republic Embassy. So assuming mga kalax, nakapili ka na ng araw kung ano yung gusto mong appointment with BFS para i-submit yung mga documents mo and for biometrics. Kapag i-click mo yung date and time na yon, bibigyan ka ng another option ni BFS ng mga additional or add-on services na kung gusto mo lang naman i-avail yung mga yon. Usually, they have lounge access, photocopying, checking of documents, ano pa ba yung in-avail namin, SMS. Pero mga kalax, ito mga to, add-ons na lang to. And I will not recommend them to you na i-avail yung mga services na to. Just pay the BFS fee or BFS na processing fee. Yung sa Czech Republic, it's around 1,300 or 1,400 pesos. Pero ang in-avail namin, yung SMS nga, kaya sinasabi ko sa inyo, wag nang i-avail. Yung SMS, wala naman kami natanggap kahit isang text talaga from BFS with regard to the tourist visa application na nilodge namin for Czech Embassy. Ang na-receive lang namin, I think, the routine emails na pinapadala nila sa mga applicant. For emails yung nakuha namin, pero wala kaming na-receive any text messages. And nagbayad yata kami, 120 pesos for this service. Para lang sa wala, alam mo yun? Tapos yung isang service na kinuha namin, which I think, kung kukuha man kayo ng add-on service from BFS, ito yung kunin nyo. This is the service for photo. Kasi usually may dala kang photo na with specific mga complying with the specifications ng embassy, pero karamihan pa rin mga kalax usually na de-deny pa rin yung photo. So kami, para lang din sure mga kalax na i-accept ng BFS yung photo namin, tawag nito, nag-avail na kami ng photo na ino-offer nila kahit medyo mahal, parang 130 or 150 pesos yata. Sa BFS alone pa lang, ang binayaran na namin online, ang kanilang visa fee, teka, kuha ko ng aking kodigo, yung visa fee na sinisingil mga kalax ng BFS is 1,343. Hindi pa to yung visa fee mismo na babayaran nyo on the day of the appointment. Ito pa lang mga kalax, yung parang siguro processing or handling fee ng VFS Global. It's 1,343. This is for the VFS Czech Republic Embassy. Iba-iba yata ng embassy mga kalax eh. Iba-iba ng embassy. Iba-iba ng visa processing or handling fee ang sinisingil ng VFS. Depende kung saan embassy po kayo mag-a-apply. Tapos na tayo mga kalax sa securing your appointment or booking your appointment with VFS Global. So, syempre, ang susunod na proseso dyan mga kalax, ito yung medyo tedious sa lahat, medyo matrabaho sa lahat ng ng sections na sinabi ko kanina, is the preparation of all the documents required for your tourist visa application. Sa section na to mga kalax, para mas madali natin makita yung preparation or para mas madali natin mahanda yung mga documents na kailangan, ang ginagawa ko usually sa mga tourist visa application ko, dinidivide ko sila sa subsections naman or kinakategorize ko sila into 4. Yung first category, this is the general category ng mga documents. Second, yung financial or finances natin, financial documents. Third, documents in relation with the travel. The fourth is the employment documents. So yung apat na categories na documents na ginagawa ko. Yun mga kalax, naayos na natin yung ating mga documents. We prepared 3 sets of documents. Tingnan mo naman mga kalax, so katay ng thesis. Kanyang kakapal yung isasubmit natin documents sa embassy bukas. Ito yung ating visa application. 3 sets
meron tayong ito yung duplicate copy natin ng lahat. Ito yung ating checklist. So, kompleto na to. Ito na yung ating old passports. And this is the most recent one na ipapasa natin sa embassy. Ingatan mga kalaks kung ganitong mga submission is malukot yung mga documents kasi hindi na siya presentable i-submit sa consulate or embassies kung medyo lukot-lukot na yung mga documents nyo. Siyempre ayaw natin na magmukhang basura yung credentials or mga requirements na isasubmit natin sa consulate or sa embassy kung saan tayo nagre-request ng visa. Kahit saan ano yun makalaksa across all embassies, huwag kang magsubmit ng mukhang basurang application requirements. Then yung pictures, ito na siya mga kalaks, ito yung mga mukha. Pero nag-avail din tayo ng service ng VFS for picture para lang sigurado na tama yung picture na isasubmit natin sa embassy. Pero may dala pa rin tayo just in case lang. So ito na mga kalaks yung original set ng documents. Lalagyan na natin siya. Kung mapapansin nyo, dapat kasi sa A4 lahat makakalaks yung ano. Pero kasi yung BDO, ang bank cert nila is nasa long or legal size na bond paper. So, sasubmit pa rin natin yun, syempre. Yung original na kailangan. Tapos, pero makakalaks, iniwalay ko yung mga original na copies ng mga PSA, mga birth certificate and land title. Pero dala natin yung original just in case hanapin. So, lagay na natin ito sa loob. This will be the set of documents that we will be submitting to the consulate or the embassy. Para lang sure mga kalaks, gumawa pa rin tayo ng isa pang copy. This is the emergency copy. This is the third set of documents na same set lang naman siya ng original ng duplicate. This is for emergency purposes only. Just in case na may mangyari sa duplicate, may mangyari sa original, meron pa tayong emergency copy ng mga documents na isasubmit natin. So, this is the third copy. So, lagay na rin natin siya dyan. There you have it mga kalaks. Ito yung emergency copy. This is the emergency copy. The duplicate. And the original copy ng mga documents. Then, of course, we need to bring mga valid IDs mga kalaks. Ito yung mga valid IDs na ipepresent natin. May COMELEC voters registration ako. TIN. I will be bringing my driver's license and my national ID. So, 4 original IDs plus my employment or my company ID. Dadalhin din natin yan. Then, of course, pens. Ilangan natin yan bukas. So, we're all set mga kalaks. We already finalized and prepared or all the required documents and requirements for the our Schengen visa application. And we're hoping for the positive outcome of this exercise. Moving forward to the third section of this vlog mga kalaks, yung araw mismo na nabook mong appointment sa VFS Global and submission of documents. I will be making a separate vlog on this mga kalaks dun sa naging experience natin with the submission of documents and biometrics sa BFS Global. Kung ano yung dapat mong expect, ano yung dapat mong gawin. So ito yung third section ng ating visa application journey. So pagdating mo mga kalaks sa BFS Global sa may ang Czech Republic sa amin, yung inapplyan namin, Czech Republic Embassy sa may Magallanes siya sa Eco Plaza. So, kung magko-commute ka mga kalaks, ang nearest MRT station is Magallanes Station. Tapos, kung Czech Republic yung ina-applyan mo mga kalaks, punta ka doon at least 30 minutes before your appointment time. Tapos, pumunta ka agad kay Kuyang Guard. Tanong mo na yung appointment mo, let's say 11:30, sabihin mo na agad siya para i-assist ka na niya. Usually, walang tao sa Czech Republic, papapanikin ka na niya. So, pagdating mo doon sa mismong BFS Global na site, second floor siya mga kalaks,
Tanong mo lang doon, ang Czech Republic nasa left side. Kasi may parang reception doon yung para sa mga courier. Kung magpapa-LBC ka ng passport mo after your appointment, nasa left side po yung Czech Republic Embassy. So, pasok ka lang doon. Pagpasok mo doon sa ano sa Czech Republic Embassy, intayin mo lang na ma-free yung counter. Tapos magtanong ka lang din kung ano, magtanong ka lang din doon sa ano sa mga tao doon or BFS Global staff doon, approachable naman sila and friendly. Kung ano yung kung sasabihin naman nila, kung intayin mo lang saglit or tatawagin naman nila yung pangalan mo actually. Kapag tinawag na yung pangalan mo mga kalaks, submit mo na lahat ng documents mo na isasubmit. Yung pala, wag mong i-ano mga kalaks ha, yung document na isasubmit mo, wag mong i-stapler. Sila nag-stapler nun sa amin, naka-paperclip lang lahat. Siguro para madali nilang makita. Tapos, aalisin naman nila mga kalaks yung mga hindi kailangan na documents. During the appointment, ito yung mga tinanggal sa akin ng mga documents na hindi kinuha ng Czech Republic BFS Global staff. Una, mga kalaks, yung medical certificate, tsaka yung photocopy ng senior citizen ID ng nanay ko, hindi nila kailangan yan. Hindi kinuha sa akin. Tapos, photocopy ng lahat ng passport stamps and previous visas na na-issued sa akin, hindi raw na yan kailangan ng Czech Republic Embassy. Tapos, credit card statements and copy ng credit cards, hindi na yan kinuha ng VFS Global staff sa akin. So, after the submission of documents, mga kalak, so huwag ka munang umalis. Pero sasabihan ka na rin naman ng mga staff ng BFS Global staff na kailangan mong mag-biometrics. So magba-biometrics ka doon sa ano sa mismong embassy kung saan ka nagpasa ng visa application. So yun lang, yung mga fingerprints, ganyan, yun na lang kailangan mong gawin. And the last process mga kalaks, during your appointment date sa BFS Global is magbayad ka in cash. So, hindi sila nag-a-accept or tumatanggap ng mga other payment modes except cash and prepare exact amount. Kasi yung visa pin na binayaran namin, 80 euros yata sa euro or 4,920 pesos in peso. 4,920 pesos. Ito mga kalakso. Yan yung binayaran namin. Bibigyan kanila tong acknowledgement receipt para dun sa yung visa fee. Yung visa fee mga kalaks ha, bear in mind na different siya sa processing fee na binayaran mo muna mong nauna during the booking of your appointment date sa VFS. Iba to sa 1,300 plus na nauna mong binayaran online. Iba pa tong visa fee na 4,920 pesos. Syempre mga kalaks, after mag-submit ng documents sa Czech Republic Embassy through the VFS Global Czech Republic, pinaka-nakakakaba ng ano at nakakainip na part ng visa application journey mo is the waiting game. So ito na yung mag-iintay ka na lang. Kailan ba lalabas yung visa ko? Ilang araw ba makakakita ka dun sa mga forums na denied because of this one? Medyo matagal yung pag-release ng visa. So yan, pray ka na lang during that time mga kalak. So after the submission and waiting game mga kalak, yung kalaks, yung fourth section ng vlog natin is the retrieval of your passport. Retrieval yung ginawa namin mga kalaks, hindi na kami nagpa-pick up or nagpa-deliver sa LBC dahil nasa Metro Manila lang naman din kami. Tsaka para kapag nag-email yung BFS Global na ready for pickup na yung passport, makuha na namin siya agad, malaman na namin agad yung resulta ng visa application namin. Ang claiming ng passports are from 2 to 4pm sa BFS Global kung saan ka nag-apply. Pakita mo lang sa guard yung receipt mo, sabihin mo kukuha ka ng passport, tapos diretso ka na agad sa counter kung saan ka nag-submit ng documents, sabihin mo lang na for passport pickup, tapos kukuhanin na nila yung passport at ibibigay nila sa iyo yung passport mo. Here, we got it! Ah, nakakaba mga clubs. We don't know kung approve or disapprove yung ating visa. Sa bahay na natin siya buksan, grabe pagka-receive pa lang ng email ng ano ng BFS. Kara-kara ka mga kalaks, pumunta na tayo dito no para makuha natin ating visa. Hey mga kalaks, so nakauwi na tayo ng bahay from BFS sa may Magallanes or sa may Makati. So we already have our takpan ko lang yung barcode. Our passport, hopefully with approved visa ng Czech Republic. So buksan natin mga kalaks. Let's see. Di ba sabi mga kalaks pag may papel daw,
baka ano, baka disapprove. Parang may papel ako na nasasalat dito. Yan, may papel siyang kasama. Let's see. Let's see. Ayan na natin basahin yan. Moment of truth, mga kalaks. Moment of truth. This is the passport. Grabe, wala. Oh my God! Grabe, mga kalaks. May visa tayo, may Schengen visa tayo. Approve yung visa natin sa Schengen. Hii, nakakakilig. So, tingnan natin, basahin natin. Sabi raw, i-check yung details kung sakali eh. November 3, 2023 to November 30, 2023. 13 days. Grabe, mga kalaks. Yung validity ng visa, ano talaga siya, kung ilan yung days na sinubmit namin sa itinerary, yun talaga yung binigay nila. At least approve yung visa natin regardless, pero single entry lang yung binigay, pero okay lang kasi ano naman, hindi naman tayo nag-expect ng multiple entry visa. Ang importante, approve yung visa application natin. Yes! And see you Europe soon! Thank you Lord for the visa! Sobrang bilis lang nung proseso actually. We submitted Monday sa VFS Global. Tapos Friday afternoon, around 1 PM after lunch, naka-receive na kami ng message from VFS Global na ready na yung passport namin for pickup. So mga kalaks, yung nagastos natin for our Schengen visa application, una, yung nagbinayaran natin na payment sa VFS Global, yung processing fee, tapos yung photo tsaka yung SMS service. Yung visa application fee is 1,343. Lalagay ko na lang siya sa screen. Tsaka yung SMS saka yung photo, hindi ko matandaan kung magkano. Plus the visa application fee na 4,920. Plus yung mga gastos natin, yung miscellaneous expenses natin sa pag-prepare ng documents. Like the bank certificate, may bayad yan. Bank statement, may bayad yan. Tapos yung affidavit of return, may bayad yan. So yun yung mga gastos natin na in relation to this visa application. If this is the first time, kalaks, that you visited my channel, please do consider subscribing and hit mo na rin yung notification bell para you will be updated every time that we have a new video upload in this YouTube channel. Thank you so much and till the next vlog. Bye-bye!